General Bantag naguhukay sa Bilibid para hanapin ang Yamashita treasure. Ibinunyag nga ni DOJ Secretary Boyeng Remolyan nitong nakaraan na naguhukay si Suspended Bucor DG Gerald Bantag sa National Bilibid Prison upang mahanap daw umano ang Yamashita's treasure, gaano kaya ito katotoo. Sinabi nga ni DOJ Secretary Boyeng Remolyan ay mismong si General Bantag anya ang nagsabi sa kanya nitong Agosto o Setyembre hinggil sa paghahanap nito ng kayamanan ni General Yamashita. Matatandaan na ang malawak na hukay ay nadiskubre ni Bucor Officer in Charge Gregorio katapang nitong nakaraang linggo. Gayunpaman binanggit ni Secretary Remolyan na hindi niya alam kung kailan nagsimula ang paghuhukay ni General Bantag o kung natagpuan na daw ni Bantag ang Yamashita's treasure. Binigyan din pa Secretary of Justice Remolyan na pinigilan niya umano si General Bantag at sinabihan niya ito na huwag niyang gawin ang paghuhukay sa Bilibid. Dagdag pa ni DOJ Secretary ay sigurado umano na marami pa silang matutuklasan sa loob ng Bilibid. Matatandaan na nang tanungin nga po si General Bantag tungkol ay sinabi niyang gagawin umano niya itong swimming pool. Bagamat sa kabila ng pagbibintang nila kay General Bantag hindi pa rin umano nila maloloko ang taong bayan, ayon nga ng ilang netizen hinahanapan lang si Bantag ng mali dahil nga desperado na itong si DOJ Remolyan dahil nabuking na ito tungkol sa kalakalan ng illegal na droga at nais lang nitong matabunan ang isyu sa anak. Narito ang buong detalye pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa iba ko pang mga video. Gabi ayon dito kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si DG Gerald Bantag mismo ang nagsabi sa kanya na naghahanap ito ng Yamashita treasure kaya ito nagpahukay ng lupa sa loob ng New Bilibid Prison. Nakauwi na ng bansa si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mula Geneva, Switzerland matapos ang Human Rights Conference sa UN Human Rights Council. Laman pa rin ang panayam ng media sa kalihim sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay si suspendidong Bucor Chief Gerald Bantag. Ayon kay Remulla, ang malalim na hukay na ginawa ni Bantag sa Bilibid ay para makakita ng Yamashita treasure. Ito raw ay sinabi mismo sa kanya ni Bantag noong buwan ng Agosto o Setyembre. Oh, by the way, no? That was supposed to be a treasure hunt for Yamashita treasure. Originally, I was told by Director General Bantag about it. And I told him to stop it. I told him to stop it. No, it was supposed to be a treasure hunt. That's what he told me before. Yun ang sinabi niya sa akin. So maybe sometime August or September, he told me about it. Para kay Remulla, kalokohan ang paghahanap ng Yamashita treasure. Lalo pat hindi ito parte ng trabaho ni Bantag bilang Director General ng Bucor. Tsaka, you're wasting government time and money, eh, di ba? Hindi ko alam kung government time and money kinapit niya, pero ridiculous para sa akin. You're not there to seek for treasure, you're there to run the corrections department. Matatandaan na sa panayam kamakailan kay Bantag, sinabi nito na ang hukay na ginawa niya malapit sa director's quarter ay para makapagpagawa siya ng scuba diving pool. Balak naman ng DOJ na ipaalam na sa ombudsman ang mga bagong natuklasan sa Bilibid sa ilalim ng pamamahalan noon ng suspended Bucor chief. Una na rin sinabi ni Remulla na hindi tumaan sa Office of the President ng Finance Department at sa DOJ ang sinasabing joint venture na pinasok ni Bantag kasama ang Atom Corporation para sa relocation ng New Bilibid Prison. The ombudsman will be informed of all of these developments. It's our duty to inform the ombudsman of all of these developments because apparently some of them are not within legal bounds. No? Some laws may probably have been violated by some of these supposed projects. Sa bahagi naman ng kampo ni Bantag, sinabi ni Attorney Rocky Thomas Balisong na hindi pa nila napag-uusapan ng kanyang kliyente ang patungkol sa hukay. Sa ngayon ay mas pinagtutuunan nila lang pansin ang mga murder complaints laban kay Bantag. Sinabi naman nito na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng subpoena na pinadala sa last known address ni Bantag sa Kalaokan. Ayon po kay Secretary Boying, ito pong hukay na to, ha? Na ginawa ni General Bantag sa Bilibid, no, sa Muntinlupa ay paghukay daw po to. Sinabi daw po sa kanya ni General Bantag na ito po ay paghukay ng Yamashita treasure. Alam niyo po yung mga may edad ng katulad ko, inaabot po yung Yamashita treasure na sikat na nung araw pa, no? Na hanggang sa kasalukuyan
Ang dami pong mga hinukay dito po sa Port Santiago, napakarami pong hinukay diyan, no. So personally daw, ayon kay Secretary Remulla, ay sinabi sa kanya ni Bantag na hindi naman po yan ay gagawing swimming pool, kundi naghahanap siya ng Yamashita Treasure. Ito po yung sinabi ni DOJ Remulla. Teka pala, may sinabi pala yung ano, no, yung dating DFA secretary, kasi ang tagal nga na negotiation. Wow, napawaw po siya dun sa nangyari po sa kay Pangulong Marcos tsaka dun sa Saudi Prince. Sabi niya, wow, the longest outstanding issue in one meeting. What were we not doing all this time? So lahat po, no? Ayan po yung magandang epekto ng pakikipag-ugnayan po ng Pangulo. Okay. Ito po, pag-usapan naman natin yung kay Boying Remulla tsaka kay Bantag. Inamin daw sa kanya, no, personally. Sabi nga ni Sec Boying ng DOJ, basahin po natin, no. Ito po ang sinabi ni Sec Boying. Bakit ba ayaw na? Ayaw na po magpakita sa akin ng aking kodigo penal. Yan. Just in, Boying Remulla says, suspected Bucor chief Gerald Bantag told him personally he was digging for Yamashita treasure inside Bilibid. Remulla says he told Bantag it's ridiculous and advise him to stop wasting government time and money. Ayan po ang pinahayag ni DOJ Remulla. So ibig sabihin po, totoong may usapin, no? Totoo po yan na may usapin dyan. Pero ang question ko po, siyempre sasagot po si Bantag dyan. Pwede pong pabulaanan yan. Ikot lang na natin ng konti at nasilaw na tayo sa araw. Pwede pong pabulaanan yan ni General Bantag, or pwede niyan sangayunan yung sinabi ni Sec Boying Remulla. Pero sa tingin ko po, yan pong issue na yan sa hinaharap po ni General Bantag, immaterial po yan sa kaso na hinaharap, no. Ito po kung sa'yo nangyari, no. May kaso pong isasampa o may kaso po na nakasalang ngayon sa investigasyon ng DOJ regarding nga po dito sa double murder, no. Sinasabi na si General Bantag yung mastermind, no. Ito po, oh, parang burakay lang to. Ito pong si General Bantag, inaakusahan po ng double murder, di ba? Mastermind ng double murder, Percy Lapid tsaka yung isa sa mga middleman. Ano po kinalaman ng paghukay niya? Yun po yun, eh, no, yung dapat po ang tinatrabaho. Ako, particular, ha, immaterial po yung ibang mga binibintang na. Tama naman yun, kukwestiyonin yung pagkatao ni General Bantag. Pero sa akin lang, kung mabigat kanyo, di ba? Sinasabi po ninyo na napakabigat ng ebidensya laban kay General Bantag. Bakit hindi po kayo mag-stick sa kaso lang, no? Sa double murder case. Ang nangyayari po kasi, dahil nasa relatively, ako paulit-ulit ako rito, sa court of public opinion, dahil sa patuloy na hindi pagsagot ng ating DOJ Remulla sa mga binintang ni Gerald Bantag, sa kanya, katulad nung pagpabor sa mga drug lords, relatively, tinatalo po siya sa court of public opinion, no? Kaya po sa tingin ko, ito po ay pagbuwelta, no? Yung pong mga pagbibintang na may mga ganyan, yung mga immaterial sa akin yan, eh.
Di ba? Ano po kinalaman ng paghukay? May kasalanan, kasalanan po 'yun. Pero 'yun po 'yun yung ang tingin kong ginagawa, yung dahil wala pong direkta eh. Sa totoo lang po, wala pong direkta nagsasabi na si Bantag ang nagutos sa amin. Okay, ikalawa, ano yung karakter ng mga posibleng testigo laban kay Bantag? 'Di ba lahat sila panay PDL? Hindi po ako judge, no, pero malaking question po 'yon na bukod po sa mga PDL, wala na pong ibang testigo laban kay General Bantag, no? Sa tingin ko, panlabo lang po itong mga hukay-hukay, alaga ng hayop, yung mga red horse na ilang truck na red horse. Wala pong kinalaman yan lahat sa krimen eh. Pwede po yan sampahan siya ng panibagong kaso, pero mababaw po yun. Hindi po yan kasing bigat ng mga kaso na pwede mong isampa sa as murder, di ba? Asa yung kasuhan ka ng kapabayaan kasi nagkalat yung beer eh. Di ang tangi mong ano ba ang tanging parusa sa nagpabaya ka sa trabaho, tatanggalin ka lang. Unlike po dun sa murder, iba po yun eh, no? Kaya sa tingin ko dapat ihiwalay natin yung issue ng murder dito sa mga kasong gusto nyo, kung sasampahan nyo pa si Bantag ng kaso ng pag-aalaga ng hayop, kaso ng paghukay ng Yamashita Treasure, at kaso ng kapabayaanan na nakapagpasok ng ilang truck na beer. Yun lang, di ba? Magkaiba po dapat ang atake doon, no? Katulad lang din po yan ng iba rin po, no? Kaya General Bantag naman po, dapat niya rin sagutin squarely yung binibintang sa kanya. Hindi po yung nag-aakusa siya. Iba na naman din pong kaso yun, di ba? Yung pag-aakusa po ni General Bantag kay Boying Remulla, dapat iba po yun sa double murder case. Wala po rin kaugnayan. O, yan po.